sa dinami-rami ng mga taong nasa paligid natin na may kanya-kanyang kwento ng buhay, napapansin pa kaya natin ang mga taong lubos na nangangailangan? Dito sa bayan ng Binyan, nakilala namin ang isang binatilyong may kondisyon na kung tawagin ay cerebral palsy. Ayun na, papunta na tayo sa bahay ni nanay. No? Itong nakikita niyong ito, ito yung nagsisilbing baro-baro nila nanay. Kung titingnan natin, tanging mga kariton at mga tarpaulin, no? Yung mga kahoy-kahoy ang nagsisilbing bubong nila. Makikita rin natin dito yung mga trabaho nga nung sinasabi nila tatay nila na yung mga kalakal, di ba? Halo-halo dyan. Paano po dito na kapag tag-ulan? Ayan, tumutulog. O nga, kahapon nga, matutulog, hindi nakatulog. Siya si Nanay Emma, ang ina ni Paeng. Ilang ano na po ba kayo nakatira dito? Matagal na po ba natin? Ilan ba na tayo sa? Mga 5 months na? Ilang ano po? Mga 5 months na po. 5 months na po kayo nagtitiis sa... Paano po kayo nakakaraos sa isang araw po? Yeah, namumulot ng basura. Kaya may nagturo sa mga tao na kakilala. Yan po ng turo. Gano po ba yung kinikita nyo sa isang araw? Depende. 700, 100. Sa Sampaguita, ganun, Tende. Ano po yon? Dahil po yun sa mga kalakal po? Mga kalakal, Sampaguita, Tende, mga sigarilyo. Pero sapat na po ba yun para po? Kulang pa rin. Kulang pa rin po. Siyempre, sa inyo, kalanggang mo. Pangkain po. Siya si Rafael Manyala, o mas kilala bilang Paeng, ang pangalawang anak ni Aling Emma, matalino, at palabiru siya ayon sa kanyang ina. Sa kabila ng kanyang kapansanan, nananatili siyang matatag at malakas ang loob na harapin ang bawat araw na dumadaan. Walang sapat na pagkukunan ang pamilya ni Paeng para matustusan ang kanilang mga pangangailangan, kung kaya't nagtitiis na lamang sila kung wala silang makain at kung minsan dinadaan nila sa tulog ang gutom. Kamusta ka naman, Paeng? Ayos lang. Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Balita ko kakadating mo lang doon. Ating, okay ka ako ng halaman. Kumuha ka ng? Bumili ng halaman. Bumili ka ng halaman? Anong halaman? Para saan? Bakal ka alam mo. Ah, nagtatanim ka. Apo. Kaya po, kita, katulad ng halaman na yun, si Tiling Dibuyo. Yung halaman niyo, yun. Apo, mga... Pumupunta si Paeng sa bilihan ng halaman. Minsan ay pumipila pa siya para lamang makabili nito. Ayon sa kanya, ang pinipili niyang halaman ay yung halaman na malapit sa pera. Nagtatanim din siya malapit sa kanilang tahanan. Nag-aaral ka ba ngayon, Paeng? Hindi na. Bakit ka natigil sa pag-aaral? Hindi po ni Tituli Inaba po ng NS ko po yung requirements. Requirements. Pero gusto mong... Gusto mo pa mag-aaral ulit? Bakit gusto mong magpatuloy sa pag-aaral? Yung may kulang pang gagawin ko pa. Yung mga kulang pa. Mga kulang pang gagawin? Mga bagong matututunan, gano'n ba? Matututunan. Pagsusulat, pagbabasa, yung gumagawa ng bahay, bumibitero, tapos pipintor. Pintor? Gusto mo rin magpintor? Tapos makahalo, halo ng black, halo black, tapos yung simento. Tinungo namin ang paaralan na kung saan dati ay nag-aaral si Paeng. Andito nga ako ngayon sa paaralang elementarya ng Binyan kung saan dating nag-aral si Paeng. Halika, kausapin natin ang kanyang naging guro.
Kailan niyo po naging estudyante po si Pao? Naging estudyante ko siya last year sa transition program. To make it clear, yung transition program, yun yung para sa 18 years and above. Since 18 years old na si Paeng, doon na namin siya nilagay kasi sa special education, merong educable and trainable. Din sa trainable, since masyado nang matanda si Rafael para sa mga cognitive skills, nilagay namin siya doon para magtitinda sila ng mga mani, candy, para in the near future, kahit hindi na sila papasok sa school, may natututunan sila na pwede nilang maging source of income. Pangkabuhayan din. Oo, sa ano, transition program. Last school. Kamusta naman po si Rafael bilang estudyante po, yung tulad po ng behavior niya dito sa school po? Si Rafael, mabait siya bilang isang mag-aaral. Sumusunod siya kung ano sabihin ng teacher niya. Kaya lang ang problema sa kanya, palagi siyang absent. Doon lang kami medyo, doon lang ako nagagalit sa kanya kapag lagi siyang absent. In terms of his behavior inside the classroom, merong instances na nakikipag-away siya. Bakit? Kasi yung physical features niya, di ba? Nabubuli siya. Hindi lang sa loob ng classroom, kahit din sa labas. Which is beyond my control. No, minsan nakikita ko siya, nasa labas siya, may nambubuli sa kanya. Kaya ang tendency, makikipag-away siya. Ang nagmumukhang masama siya. Kasi kukuha siya ng bato, babatuhin niya yung mga nang-aaway sa kanya. Sa mata ng iba, siya yung mali. Pero ako, bilang special education teacher, alam ko na pinagtatanggol niya lang yung sarili niya. Pero sa mga classmates niya, mabait siya. Kasi nung una, nahalata ko sa kanya, namamalimos siya, di ba? Pero, bibili siya ng stick-o sa akin. Yung stick-o na binibenta namin, para yun sa, sasabihin ko kapag tinitinda ko sa kanya, para sa pambayad ng kuryente. Bibili siya ng marami, bibigyan niya yung classmates niya. Ayun, kaya marunong siyang mag-share. Likas na matulungin si Paeng, kung kaya't dala ang kariton, tinutungo niya ang medyo may kalayuan na igiba ng tubig. Kung minsan ay inuutosan siya ng mga kapitbahay niya na mag-igib at pagkatapos nito ay bibigyan siya ng kaunting barya at kung hindi kaya ay pagkaing tulad ng tinapay. Para sa yung tubig na yan? Ay, inuman. Inuman? Apa. Itong isa, PR. Ah, magkabukod? Apa. Siya ang tipo ng taong hindi mapalagay sa bahay. Hindi niya alintana ang kanyang kapansanan upang gawin ang mga bagay na normal na ginagawa ng isang kabataan. Paeng, nakaranas ka na ba ng parang sabihin na natin tinatawag na pambubuli mula sa mga kaibigan mo, kaklase mo, gano'n? Nakaranas ka na ba ng pambubuli? Nanunukto. Anong tinutukto nila sa'yo? Pag-unda, mabakal sa tulad. Ako, mabakal sa basa. Sulat pa yung pagbasa. Tawag sa sabay yun, tapos uwihan na. Wait na lang, puso ko lang ako sa likod. Ano? Masyado kang mayapang eh. Laki ang ulo mo. S1 pa eh. Ano? Pero may tanong ako sa'yo, nagdadasal ka ba? Apo. Anong pinagdadasal mo? Lord, kaya hindi ako makasakit. Kaya hindi makapagkagulo. Ala, mga tao eh, sana magbago, hindi masama, sana mabuti yung bibig nila. Niminsan ba naipagdasal mo yung pangarap mo sa sarili mo saka sa pamilya mo? Yun, yung pangarap na yun. Anong pangarap mo para sa pamilya mo? Ito namin, umakong sa hirap. Pangarap mo ba magkaroon kayo ng sariling bahay? Ganong kalaki? Kasi laki ba ng Malacanang? Ganyan lang, ganyan lupang malaking ganyan.
Pero, alam mo ba sa sarili mong matutupad mo yun? Kaya yun, di ba? Kaya yun. Kaya, kanina lang magtitiwala. Sa Diyos. Sa Diyos, tama. Tingin sa ating kaalaman, ang tunay na nararamdaman at nararanasan ng may kondisyong cerebral palsy. Sari-saring pangaapi, pangungutya ang kanilang nararanasan. Dagdag pa nito ang kahirapan na halos wala nang makain at walang maayos na tirahan. Bilang isang mas nasa mabuting kalagayan, bakit hindi natin bigyang pansin ang mga kagaya nila? Ako po si Justin Lescano at ito ang iDocu.